Magandang araw sa inyong lahat. Salamat sa pagpunta dito sa Facebook page ng Fatima University Medical Center. Bilang pagdiriwang ng Obesity Week, pag-uusapan natin ngayong araw kung anong obesity. Sakit ba ito na maituturing? May mga nauugnay ba dito mga komplikasyon at may karampatang lunas ba ito? So bago ho tayo magsimula, magpapakilala muna kami. Ako ho si Dr. Annabel Marie Lat, isang endocrinologist. At ako naman po ay Dr. Patrick C., isa rin pong endocrinologist. Kami ho ay miyembro ng Philippine Society of Endocrinology, Diabetes, and Metabolism. So ano ba talaga ang obesity? Ang obesity sa simpleng salita ay katabaan. Para malaman kung ikaw ay obese, titignan yung body mass index. Ang body mass index ay ang paghambing sa or pagkumpara sa tangkad ng tao at katabaan niya or timbang. No? So para malaman to, meron tayong criteria na gawa ng World Health Organization o WHO. Kung ang BMI mo ay pumapatak sa 18.5 to 22.9, ikaw ay normal weight. Pag 22.9 to 24.9, ikaw naman ay tinatawag na overweight. At pag more than 25, ikaw ay tinatawag na obese. Ah, okay. So, pag napapansin mo kasi, kunwari, yung mga ibang lahi, like yung mga Amerikano, Europeans, iba kasi yung parang tindig nila eh. Tayo mga Pilipino, Hapon, mas maliliit tayo. So, yung cut-off na sinabi nyo ho, parehas ba yan para sa international o iba yung sa atin? Ang nabanggit kong criteria ay tinatawag natin WHO, Asia Pacific criteria. Mm-hmm. Ito ay para sa atin, mga Asians. Mm-hmm. Ang mga ginagamit na cut-off or mga values para sa Western countries or sa mga Caucasians na tinatawag ay mas mataas po kumpara sa atin. Ah, okay. So kasi mas maliit na tayo. Kaya mas mababa yung cut-off. So alam na natin ngayon kung ano ang normal at abnormal na timbang. So kung abnormal ang timbang, may mga iba bang sakit na nauugnay doon? May mga komplikasyon bang pagiging mabigat? Ang obesity ay may uugnay sa heart attack, sa stroke, diabetes, at matataas na cholesterol. So ang implikasyon nito, syempre pangit din po sa katawan. Okay, so ibig sabihin kung hindi normal ang timbang, kailangan talaga nating bumalik sa normal. So paano natin 'to gagawin? Palaging tinatanong diet, palaging naririnig yan. Paano ba ang ibig sabihin ng diet? Okay. Ang diet, hindi naman sa hindi kayo kakain o ititigil yung pagkain ninyo. Ang tamang diet ay tamang pagpili ng pagkain at tamang dami. No? So, pagkakain tayo, dapat yung portions, enough lang po para sa atin. Okay. So, hindi siya parang bawal to, bawal to, bawal to. Kailangan pinipili. Okay. Paano naman yung uso ngayon, yung intermittent fasting at ketogenic diet? Palagi tayong natatanong ng mga pasyente dahil palagi siyang nakikita ngayon sa news. Dahil siya yung marinig, yung ketogenic diet. Ang ketogenic diet ay tinatawag na high-fat diet at low-carbohydrate. So, ibig sabihin, marami kang kinakain na matataba, konti yung carbohydrate tulad ng kanin, pasta, tinapay. Pero kasi ang ketogenic ay i-increase ng atherosclerosis na tinatawag natin or mabilis na pagbabara ng mga ugat sa puso, sa utak. So, pwede kayong magkaroon ng mga heart attack at stroke eventually pag kayo ay nag-ketogenic diet. Mahirap din po gawin ang ketogenic diet dahil tamang pagpili ng pagkain po yun. Kung hindi kayo eksperto sa pagpili ng pagkain, magkakamali rin po kayo at magkakaroon ito ng masamang dulot sa katawan. So, hindi namin na-advise sa ketogenic diet. So, ang ketogenic diet ay hindi nire-recommenda sa ngayon? Okay. So, ang intermittent fasting naman ay may pinagbabagayan ng mga tao. Okay. Hindi lahat pwede mag-intermittent fasting. May iba't ibang klase ng intermittent fasting, merong mga may araw na kakain ka, may araw na fasting ka buong araw, meron naman mga 16 hours na fasting then 8 hours kang kakain. So hindi rin lahat pwede mag-intermittent fasting. So kailangan niyo po munang magkonsulta sa doktor pag ganun. Okay, so dapat parang may binabagayan lang ang tamang pagkain yung sa tao at saka sa lifestyle nila. Okay, so pwede rin tayong sumangguni sa ating mga nutritionist, no? Tama? Para sa tulong sa tamang pagkain. So, kunwari, gusto ko ng Coke. Ilang calories ba yun? So, may tinatawag tayo mga calorie counting sa pagtamang pag-diet. No? Ang Coke ay umaabot sa 130 to 140 calories. Depende po yun sa brand na soft drinks na iinumin po ninyo. Pero kasi hindi namin nare-recommenda na uminom ng sugar-sweetened beverages ang mga tao o pasyente dahil nga nakaka-increase to ng risk ng mga heart attack at stroke din po. Pag ganun. So, may matinatawag na calorie counting for tamang pag-diet. Yun. Ang isang cup ng kanin, 200 calories. Ang isang stick ng banana cue, nasa 140. Ang pancit, nasa around 270. So, depende po yun. Ang requirement ng isang tao, tulad ko,
nasa around 1,800 kilocalories. Mm. Mga ganun. Kung ako, paano? Mm. Anong calorie requirement ko na rin isang babae? Mm. Depende po sa tangkad din kasi na isang pasyente. Mahirap kasi pag sabihin natin na ipapareho natin sa lahat. Mm-hmm. Mag-range yan sa around 1,200 hanggang 2,100 depende po sa tangkad ng isang pasyente o isang tao. Okay. So kung naparami ang kain mo, depende sa mga pinipili mong pagkain, then ikaw ay tataba. Okay. So para pala siyang pagbabudget, kailangan sakto lang. Hindi pwedeng sobra, hindi rin pwedeng kulang. Okay. Paano naman ang exercise? Ang exercise naman, nirecommendan namin na gawin siya almost every day, 30 minutes a day na moderate intensity na tinatawag namin. Yung tipong nag-exercise ka, na pagkausap mo yung kasama mo, medyo hinihingal ka. Hindi naman sa tipong lawit na hindi lamot, hindi ka na makahinga. Pero yung tamang pagod lang po, tamang hingal lang. Oh. Paano kung nagwalis ako, counted na ba yun as exercise? Ang pagwawalis ay counted as exercise din. Pero kasi may limit po or may time na kailangan gawin yung isang bagay. Ang regular walking na 20 minutes, makaka-burn ka ng around 100 calories. And then yung pagwawalis, depende din sa tagal nyo, aabot din ng 100 calories. Pero syempre, yung oras na ginagawa mo yon o yung haba ng panahon na ginagawa mo yon, doon makaka-count yung dami ng mababurn mong calories. Okay. So, yung diet saka exercise, pwede bang mamili lang ako ng isa o dapat parehas ko silang ginagawa? Okay. Ang diet at exercise, ideally, dapat magkasama po yan. Pero kung hindi mo kaya talaga, alam mo naman busy sa panahon ngayon, kahit yung diet man lang maayos na, yung exercise tsaka na lang po isunod. Okay. So, isa-isa lang po. Okay. So, diet, tapos exercise. Paano naman kung ginawa ko na parehas, tapos mabigat pa rin yung timbang, wala pa rin tayo sa target na timbang natin, ano pang pwede nating idagdag? Okay. May mga gamot tayo na ibibigay ngayon sa para sa obesity. Mm-hmm. No? Pero, yun nga, may indikasyon tayo kung kailan bibigay ito. So, binabagayan nitong mga pasyente, hindi lahat mabibigay nito. Paano naman yung opera? Meron ba tayong mga ma-i-offer na operasyon? Okay. Ang operation kasi depende din po, no? Kung ikaw ay labis na katabaan na or meron ka mga kondisyon na kailangan ikaw ay mag-lose ng weight ng kaagad or mabilisan. Dahil, yun nga, detrimental sa kalusugan mo. So, may indikasyon din po yun. So, may ginagawa tayong mga operasyon tulad ng bariatric surgery. Yun yung tawag natin doon, para ikaw ay magbawas ng timbang. Okay. So, ito ay kailangan isang guni sa kanilang mga doktor kasi may mga binabagayan lang ang mga particular na gamot at saka operasyon depende sa kalagayan ng tao, depende sa kanyang ibang sakit. Okay? So, bilang summary nung napag-usapan natin ngayong araw, ang obesity ay maituturing na isang sakit. Kaya kailangan magpanatili tayo ng normal na timbang para maiwasan yung mga sakit na nauugnay sa obesity. So, para matulungan tayo na makuha ang tamang timbang, meron kaming mga diet plan, exercise plan, gamot, or even opera sa mga ibang pasyente na may offer para matulungan kayo na makuha ang tamang timbang. So, salamat ho sa pagsama dito sa ating Facebook Live. Makita nyo ho ang detalye ng Fatima University Medical Center sa Valenzuela at Antipolo sa inyong ministry. Here at Fatima University Medical Center, we innovate, heal, and care.